po. Kukuha ko lang sa kabilang computer mo. I-update kita next meeting or pwede naman tomorrow sa ano mo. Friday po pala sir, di ko po sure kung may meeting kami ni Josh, pero kung kaya ko nang mas maaga, let's say mga 3 to 5, pwede naman sir. May meeting lang din po ako noon ng Friday evening po ata or afternoon. So sabihan ko po kayo sir. Okay, okay lang. Update ko po kayo kagad sir. Pag hindi naman sir, pwede naman kahit ako Saturday para lang just to make up yung Friday session namin. Okay po. Ayun. Kaso lang hindi ko po sure, baka meron po din po kayong schedule ng Saturday. Si tatanungin po yung mami niya si Jus. Yes, sige lang po sir. Kasi usually ang Saturday nyo na po ay ano talaga, parang family day nyo na rin po. Kaya ayaw ko din po kagad makuha yun sa inyo. Ay, nakita niyo yung pinost namin, sir? Oo nga, sir. Yung running. Oo, grabe. I think mga 3 to 4 days ago. Kami, 20 minutes? Sir, 22 minutes, sir. Tumatakbo kami ni Joshua. 41 minutes, ganun. 5K, no? Mami niya, pinakamabilis. Una, 30. Tapos, naging 23, eh. Tapos, sa silang dalawa, 22. Sabi ko, actually, huminto pa sa lang ng mga 1 minute. Baka 21 lang yun. Dahil umaambon. Sabi ko, tuloy na natin. Naliligo nga tayo sa ulan. 22 minutes, 5K, sir. 5K, ang bilis, sir. Wow, ang bilis. Ang bilis ni Ate Julie. Oo, ang bilis niya. Grabe. Ako, sir, ano eh. 43 yata. Wait lang po, sir. Sagit lang po. Ayun po. Kasi sa Sunday, first Sunday yata ng September, ano kami sir eh, may fun run si Julie 10K, kami ni Joshua 5K. 5K, tama naman. Sabi ko pag naka 20 minutes ka, ano? Pagka 20 minutes pala sir, pinapost na sa YouTube talaga eh, na yun parang barrier na eh. Mabilis na pala. Kasi yun sir. Bilis. 5K, 20 minutes lang. Ang bilis. Ang lakas ni Ate Julie. Pero natitrain po talaga yan. Oo, si Joshua rin. Nagulat kami eh. Hindi. Dati mga parang feeling ko, sir, kaya ko pa yan. Mga 5K, mga parang pinakamibilis ko na, sir. Mga 30 minutes lang eh. Or 35 hindi minutes. Hindi pa ako nakaganon, sir eh. Hindi pa ako nagagano. Kasi sabi dati ko, pa yun, sir. Like mga 5 years ago. 6 years ago. Yung sobrang ano pa ako, sir. Talagang into jogging and running. Pagka naka-adjust na kayo sa work niyo, sir, sama kayo. Pwede, sir. Ayan ang isa yan po yan sa mga ano ko. Hobbies ko yan. Yung jogging. Sa September, sir, kasama namin si Vince eh. Sa fun run, sir. Ayan, sir. Pero si Vince, ano, big time. 21K. Ano talaga, jogging talaga din, nagja-jog at nakakapag-exercise po. Kailan titi-train mo katawan mo for that eh. Ang pinakamatagal ko ay, ang pinakamalayo ko yata ay 16 or 18K ay, na fan run. Ako kasi takot sir, Oo sir, lalo na ngayon sir, sabi ko nga, feeling ko, baka 5K lang ako. Or 10K lang. Gradual. Nakita niyo anak ni LeBron James na cardiac arrest? Hindi pa sir. Hindi ko pa. Ay, yung ano po ba yan? Yung na nabalita na. Yung ano, yung process. Ito lang? For next year sana. Nito lang po siya sir. Yes sir. Na ano siya na. Hindi ko pa po nababalitaan. Nag-cardiac arrest. Kasi minsan yung mga coach ka dito sabi cardiac ko. Cardiac arrest. Ano pong result? Hindi naman po fatality. Muntik na ano, na-revive lang, sir. Oo nga, kasi, kaya ingat tayo, sir. Yes. Death po yung heart na parin, bigla mag-stop yung heart. Nag-stop yung heart. Kasi ano eh, usually, sir, kunyari dito, pati dito, sabi ko, iba yung pala natin, approach natin. Kasi sumasali siya doon sa badminton tsaka swimming, di ba, sir? Mm-mm. Ano, sir, kahit na yun, ano, non-stop. Go, kaya yan. Sabi ko, ako, delikado pala yun. Sabi ko, baka na, parang na napupush siya limit yung katawan. Oo, napupush. Baka for some, pero kaya lang pala, binasa ko, ang dami pala mga youth na nagkakaganon. Tsaka itong sunod-sunod, sir, pagkatapos ng anak ni LeBron, sa tennis, tsaka sa soccer. Yun siya, kaka-goal pa lang nga doon sa, ano eh, World Cup. Mm-mm. Kaka-goal pa lang. Ano, tapos nagte-training, nagja-jogging lang, nag-arrest din. Grabe. Grabe kaya pala, ano din, ano siya,
Parang good reminder na ano, Oh, good reminder. ang physical activity should be controlled as well. Control lang, hindi siya... Kaya wag sabi ko, yung parang sobrang OA na ano. Oo, baka yun mind over matter. Pinupush niya lang, kaya ko pa to, sige eh. So, kaya si Joshua sabi niya, konti na lang, tatakbo ko. Wag, sabi ko, no, kung it can cost you something na ano, it yun sa health mo, wag na lang. Mm-mm. Don't win at all, di ba, sir? Tama, sir. Ay, na matalo ka na. Ayun po, sir. Sige po. Eto na tayo, no? We're done with modified true or false. And actually, we're done with identification as well. So, dito tayo nag-end, Josh, ha? Multiple choice. So, I'll give you... may copy ka nito, Josh, right? Oo. Kasi, ito ay 1 to 20, if I'm not mistaken. Ayan, 1 to 20 kasi ito. I'll give you time na lang, Josh, no? Kunwari, mga 5 minutes, max na 10, to write your answer sa iyong whiteboard na lang, no? And then, we'll go side by side later kung ano yung mga tanong, and then i-check natin yung answer mo, no? So, I'll stop sharing na. Ayan, nag-record ka na pala, no? So, anyway, good afternoon, Josh, and welcome to your another session of analytical chemistry focusing on gravimetric chemical analysis. So, you can now share your screen. So, please write your answer na lang, no? Kahit letter na lang sa iyong white screen. There you go. So just create a numbering 1 to 20, then write the letter only. And then later, upon checking, we'll run through with the problems or questions. Double check that if you're you'll be having correct answer. So if not, we'll try to explain as well kung ano yung sagot. Or pwede naman per item na may discussion tayo. Pwede mo umulit po, diba? Parang ito rin po is ano. I think pwede. Sa ano? Sa mga answers? Hindi ko alam. Dapat ano mo siya? Parang sure ka nang regardless kung uulit man or hindi, alam mo dapat. Pwede dapat. Excuse po.
Do they have ano po, very, yung, parang meron ba po silang defined na boundaries? Ito po yung, this is definitely girly, this is definitely parang ganun po. Ang definition natin dyan, yung sa curdy kasi ay dapat sila yung mga suspensoids na nagcoagulate. If you can recall it. Tapos ang mga emulsoids naman na nagcoagulate, sila naman yung magiging gelatinous. So actually ha, in reality Joshua, sa akin, yung mga curdy and gelatinous na nasasagutan ko siya by means of familiarity. Like what I mentioned, no, ang analytical chemistry kasi, it's more on the lab side din na subject ng chemistry. That's the reason why ideally we're performing experiments here. So sa ngayon, dahil limited pa tayo sa online, no, so more on ano ito, parang minememorize mo pa, no, you should have seen muna yung precipitate itself. Pero ito, like, ayan, yung mga yan. May idea ka kung ano yan eh, kung ano yung mga itsura ng mga yan. Strontium sulfate, silver iodide, ferric hydroxide, FeOH, close parenthesis 3. Yung 3 ay dapat nasa labas, Josh. Ayan, sanayin lang kita. No. Kawawang hydrogen. Kawawang oxygen. Yan, it should be outside of the parenthesis. Yan. Wait, baka balik natin. Habang sumasagot si Joshua, sir, ah, sige po. Ito yung sa Gen Chem 2 sa MIT na. Fundamental Thermodynamics, Acid-Base Chemistry. Yes, natapos na po namin yun, sir. Redox and electrochemistry. Tapos na rin po yan, sir. Transition metal chemistry. Tapos coordination yan, sir. Oo. Chemical kinetics and catalysis. Tapos na rin yan, sir. Mm-mm. Yun lang po. Yun ang 2 niya. O, di ba, sir, wala nga yung mga metallurgy. Wala nga nuclear chem, sir. Eh. Walang nuclear chem. Mm-mm. So, kaya kaya niya, sir, yan. Yung umpisa thermochem, thermodi. Tapos sunod, sir, acid base. Opo, acid base. Ang diyan ipapasok nila yung equilibrium. Wala nga sila, sir, concept ng equilibrium muna. Feeling ko nandiyan yan, generic equilibrium muna then acid base. For sure, sir, dapat kayang-kaya na po ni Joshua yan dahil nakapag Oo, sir, kasi nakapag acid base equilibrium na kami sa
ano eh, ano Mas nga ito? deeper na. Analytical chem niya. Deeper na sa kanya na, sir. Oo. Ang ganda eh. Pagka pala higher, nangyari higher chem tsaka ano eh, halos nag-uusap na yung ibang, iba-ibang ano na, sir. Iba-ibang fields. Yes, sir. Ano na siya? Combine-combine na siya. Combine-combine na siya. Like sinabi ko nga, sir, di ba? Sabi ko sa GenChem, kailangan mo talaga itong intindihin lahat, yung buong GenChem, Josh. Kasi prerequisite na lang siya as you go higher sa chem Yeah. fields. Ang dami eh. Ang daming branch ng ano, lalo na ngayon eh. Sa energy and everything, di ba, sir? Ang galing eh, sa mga Kahit sa materials. environment, sir. Sa environment, ang lupit talaga ng problem kasi the fact that we invented the plastics for the purpose that of its indestructibility. Eh, yung usefulness Yun, niya, yun naging problem natin. Yung problem niya is the its usefulness also kasi papa, how can you have a substitute for plastic na kunyari, are you going to transport liquids, di ba sir? Yung corrosive or malamig, mag kung sa made of paper, magtutubig, paano ba? Hirap eh. Dito nga minsan may store sa bayan, paper bags. Minsan dala-dala niyo yung mga biglang babagsak na mga binili niyo, nahulo sa kalye. Sabi ko, hirap ng ano, babalik do sa paper bags unless na Correct, siguro sir. ano, Unless mapaano nga, mapastrong mo yung strong material, let's say paper. Kaya lang, kung if you made it stronger, then is it becoming near indestructibility also? Yun yung parang yung naging problem natin na nung na-create, sabi ko nga sir, 'di ba, nung yung mga unang technology kasi nung create 'yan, parang para tayong mga bata noon na kasi first time natin makakita ng mga ganong technology, no? Oo. Parang yun yung Tuma. I think sir ha, sa akin ito yung culture ng technology during that time na after kasi ito ng Industrial Revolution eh, so parang tuwang-tuwa tayo kapag may bagong technology na nai-invent, then na ano. Then later on lang natin marirealize, double-edged sword talaga yung technology Lahat, na. oo. Kaya nga. Meron kang, may collateral damage siya na, let's say, na-create ang plastics for its indestructibility nga or durability, robustness for application. No? Yun din yung naging root cause niya dahil sobrang durable niya at sobrang indestructible nga in a sense na ang bonds nila, chemical bonds, ay really strong. Nahirapan naman tayo ngayong i-ano siya, i-dispose or paano siya i-recycle. Tuwan-tuwa yung mga auntie natin tsaka mga nanay natin, tuwan-tuwa na naka-tupperware sila before eh. Ngayon yung tupperware nag-exist pa rin, di ba? Buhay na buhay pa at malay mo yung mga auntie natin or mga lola natin, nauna na. Pero na. Yung tupperware, buhay pa rin, sir. Tapos ano naman, yun, okay, di ba yung plastic ngayon ng mga SM, it become, ano, no, yun, friable after some time, you know? Okay, pero hindi pa rin siya na-destroy actually, no? Naging micro lang siya, no? Microplastic. Yes, sir. Naging which pollution is problem siya naman ngayon. Sa air and water, problem na naman din. Tapos, ano, yung mga plastics ng ano sir? Dahil kasi, ewan ko kung nakikita niyo iba na yung video, yung gustong-gusto pala ng mga pawikan, yung mga sea turtles, yung jellyfish. Kaya pala sa Mawalbual, ang daming ano, sea turtles kasi kami nakaprotect na, alam na namin eh, kasi nag-ano na kami ng hapo, nesting kami, so may gloves pa kami. Yung konting lang na ano, grabe, talaga ang daming sting ng jellyfishes kasi ang dami talaga ng jellyfish. Kaya nandun din po yung mga ano, pawikan. Andun, kaya lang, kala ko may isang malaking jellyfish ba yun? Tapos plastic. Plastic pala siya. Oo, ayan po rin yung problem talaga sa mga pawikan. Naku, matagal oo, na po kakainin yun. Nila yun. Nakakain nila, akala kasi nila jellyfish.
Eh, sila nga yung magandang predator eh. Kasi ang magiging problem pala sa oceans natin, the jellyfish Yep. fishes are Sir. taking over the Sa ocean. fishes, sir. Oo. Mukhang Kasi, ganyan po ang rule sa ecology. If an organism is missing, sa another organism will occupy the trophic level. Yung yes. mga trophic level. And Kasi trophic ang level. nangyayari, sir, overfishing na tayo for the longest time eh. So ngayon, kung mawawala, eh mga top predators itong mga isda, di ba sir? Top Oo. predators talaga sila Oo. sa food chain, sa marine food chain or marine ecosystem. Kung overfishing tayo, nababakante ngayon yung trophic level nila. So another organism must take over dun sa Yes. trophic level na yan. At yun ay mga jellyfishes. Sa ngayon, yun yung Kasi nakikita, no? sabi ni Joshua, okay, hindi kaya pwedeng kainin yan. Eh, sa China, Yeah. kinakain. Sabi mo kay Joshua, Yun tsaka nga sa yung China. susunod. Actually, pag ina-example ko yan, sir, kasi may subject din po akong hinahandle na mga ganyan. Ang topic na ganyan, sir, ay science, technology, and society. Ano yan eh, ina-expose namin yung mga other courses sa realities ng Dapat. buhay na kayang masolve ng science. Yun Oo. yun siya eh. Parang yun yung parang goal nung STS. Worldwide kasi yun, sir, na subject, no? Sabi ko, ready na ba kayong kumain ng mga jellyfish? Kasi baka malay nyo in the near future, wala na tayong maisda talaga, makuha ang isda sa ocean natin. Nakita niyo So, yung bagong mga documentaries, ano, yun isa nga, ano, hindi na, dati, fish ang inaano nila. Fish, ano sila, fishermen sila eh. Kaya lang, nauubos na ngayon mga fishes. Ngayon, binabayaran sila to fish out the jellyfishes kasi para mabawasan dahil grabe pala mag-invade yung mga jellyfishes pagka ano, Yes, sir. Invasive yung mga, species talaga yung, sila. oh, talagang, kunyari meron, ano, may mga fish ponds, salmon fish ponds, pagka napasukan nila yung, oh, anako, mamatay lahat yung mga ano, in just a few minutes. So, binabayaran sila para to fish out. So, kumikita sila doon, tapos binibenta yung iba for yung gusto mag-process ng jellyfishes. Pero, and you can only eat so Sa far. salmon fish pond, sir, medyo na ano ako. Ano po yung, kung bakit po namamatay yung mga salmon fish pond? Sa Kasi, eggs, kinakain ng mga ano, predator yung mga jellyfish? Hindi, sir. Ano eh, parang, ano kasi, hindi ba isting nila mga kakainin? Kasi ano, mga Nasaan po jellyfishes? yung ano po? Sa number 13, nasaan po yung I? 13. Wait lang ha. Present po siya sa mga answers pero wala. Ah! Ano mo yan, Josh? Rearrange mo lang siya. 1, 2, 3, 4, 5 lang yan. Yung 2, gawin mong 1. Yung 3, gawin mong 2. Minus 1 mo lang siya. Sorry, hindi ko na, ano yan, hindi ko napansin. Feeling ko nagkamali yung ano yan, yung numbering system. Should be, ano, 1, 2, 3, 4, 5. Not 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Yun ano sir, di ba ang jellyfishes, they eat ano eh, a variety of ano, yung prey eh. So kasama yung fish sa prey nila. Yeah, oo. Yun nga po iniisip ko. O kaya yung eggs din. So baka hindi eggs. Yung Ang ano, hindi ko nga alam pa paano, gusto ko fish rin eggs. maano kung paano bang yung naka-farm na salmon, how do they let them reproduce? Kasi di ba ang salmon migratory tsaka kaya nga Yes, sir. Migratory sila eh. Pabalik sila dapat sa ano. Eh dapat sabi nga ni Joshua dapat matrain siguro yung mga salmon na kung asan sila pwede kahit na hindi doon sa dati nila. They just lay their eggs where it's may available na space. I don't know. Sabi ko, yun siguro kailangan i-research na soon. May mag-research na sa Ayun, mga sir, ganun. meron ako nakita dito. Invasive jellyfish can disrupt aquatic ecosystems and cause unpleasant swimming experiences. Tapos oh, kasi yung plastic pag nakain ng sea turtle, busog siya lagi. Eh, hindi niya na maana, dula siya sa gut niya, no? Hindi na siya, hindi niya ma-expel, lalaki. So, hindi siya mag-feed, yun ano. Busog siya lagi. Gustong-gusto nila kasi wala silang pakialam sa amin, sir, eh. Kahit na ang lapit, actually, pwede mo na siyang hawakan yung sea turtle, eh. Ang cute. Kaya, Saan po yan sa Cebu, sir? Sa Moalboal, sir.
Bawal, bawal. Pagka pumunta kayo, dapat yun ang masa... Si Vince po... Ay, wait. Sa ano Mag-aspect. ba to, sir? Yung sa Bataan? Sa, sir, sa South Cebu. Ah, sa Cebu nga. Ano, 300 lang, sir, yung ano, bayad doon sa, ano, sa experience. Okay siya, eh, no? Tapos, yung mga guide talagang... Yung guide namin, bait, eh. Talagang hinanap-hanap talaga namin. Inikot-ikot namin kasi naiya siya na ano, hindi kami maka-experience na ano, nung hapon kasi meron pero nagda-dive siya sa malalim so hindi na namin siya sinundan. Eh itong yun ano nung sabi niya bukas maaga tayo kung gusto niyo kung meron pa kayong budget sabi sa amin 300 each. Okay, sabi namin. So 6 dapat nandun na ho tayo sa naka-dive na tayo sa tubig. Para hindi pa sila sa malalim sa mababaw. So yun, kitang-kita namin talaga, ano eh, sabi ko, kala ko noong una, yung may mga nagva-vlog. Yun nga. Ano, sir, na-promote ng climate change or yung warming ng seas and oceans din, yung lifespan, yung parang ano nila, population distribution ng jellyfish. Tsaka ano, sir, kasi more simple sila, ano sila, mas madali silang mag-adapt. Di ba, yung mas complex, mas mahirap mag-adapt. Yeah. Oh, correct. Tama sir kasi mas complex sila eh. They experimented they cut in half in isa jellyfish. After a few hours yata ano na siya, whole na siya ulit. Nag-regenerate. Tapos on sir, infinite food. Infinite food actually sir, you know? Tapos sir, actually ano kasi pagka wala masyadong food supply they will regress liliit sila or ano sila they will regress to a form na that is that will survive in ano yung environment mas outing food kasi very simple nga sila. Well, no brain no spine no sa simplicity nila yun ang sick ano nila. Bira mo, sabi nga ng mga scientists, how would you think, you wouldn't think that this very simple creature can do all this damage. Kasi, yung simplicity nga lang yung secret do sa kanilang survival. Correct po. Ang ano eh, sabi ko itong mga to, itong mga problems ito, very complex. And Taylor and Francis pa ito ah. Jellyfish impacts on marine aquaculture and fisheries. Naano ako sir, sorry. Nahook ako dun sa sinabi niyo sir. Ang iniisip ko kasi paano? Yung sa ano yung sa mga salmon ano, grabe ilang yung kinuha na nila ng video ano eh, hours lang. Ubus yung salmons. Papatayin sila ng ano. Kasi di ba na they can squeeze through sa mga fences eh. Yes sir, ano yan sila eh. Yung mga fishes hindi maka-escape. Selenterates yan, kaya nilang ano lumusot lang. Tapos ang grabe sir, minsan ano kilometers and kilometers. Tapos meron oo, meron pala sir din na ano mga type ng or species ng jellyfishes. Supposed to be ito sa mga nababasa kong journal. Dumadaan from the ano maliit na parang fertilized egg magiging polyp muna then bago yes, maging polyps. Adult jellyfish may mga species na diretso adult so yun yes. Yung pinaka problem kasi pag naging adult na sila sir they can swim around na kasi pag polyp sir hindi pa nagiging sessile pa sila so kapag ganun kahit papaano kung may predator, mabilis makain, mas mabilis makontrol pero, sir, yung bawat na reproduction method nila na ganoon, nak-adapt kasi yun ang suitable sa ano, sa environment niya. Ang galing eh. Sabi ko sabi nga ni Josh, how do they know? Kaya nga eh, there's a design eh. Sabi ko kasi you must think na sa ano rin sa biology rin, yung distraction ng spontaneous. So ni God may distraction eh. So kaya lang there's a balance at the beginning pero pagka nagka-imbalance
magsusupervene yung distraction kaysa yung ano, regeneration. So, yun ano yun... Jellyfish blooms. Grabe yung mga blooms. Minsan, sir, kita sa satellite. Sa, ano, kilometers, ano, ito nga, sir. Ito po yung mga effects ng jellyfish. Predation ng eggs and larvae, impairing recruitment in fish populations of commercial interest, competition, especially with juvenile fish, for crustacean plankton, contributing to the shrinkage of fish stocks, etc. Yeah, ano ko yung napanood namin yung paano nag, ano, yung isa sa Japan yata, nag-experiment yata sila. Yun yung ano, yung parang immortal nga yung ano, yung isang type of jellyfish na wala pa sa nakita na gano'n na creature. Yung jellyfish, it's like a, ano, I forgot pa paano ba siya. Inuubos nga nila, sir. Kaya nilang kumain talaga ng isda. Pagka kumakain lang, parang on the side lang, may ginagawa rin na iba. Yes, sir. hindi rin ako nakatutok na... Pero sabi ko, Miss Joshua yan, may ginagawa rin na iba, pero pinaparinig na rin sa amin sa akin, wala rin time. Kasi tututukan mo, sabi ko, it will eat time pa lang yun just to watch the documentary, you know? Sabi ko, okay, para nadidinig mo na rin, para aware ka na rin doon sa, ano, tax. Pero hindi alam na iba yun. Iba, ang gusto na lang nila, ano eh, yung lalo yung generation na Joshua, yung easy money na lang, sir, di ba? Okay, may gusto namin mag-YouTube, pero sabi ko, dapat may contribution ka sa world. Ano, YouTuber ka na lang. Kain ka na ng kain. Travel ka na ng travel. Wala ka ng, ano, wala, ma-extinct talaga tayo. Ano, kaya, ano, pagpaganda ka lang ng paganda, something. Well, we want those things also, pero, we must contribute something kasi ito na yung mga problems eh. We can feel now, di ba, sir? Grabe ang init, di ba, sir? Pag hindi sir, umuulan. Iba. Iba yung init ngayon. Iba this year. Ang init niya. Ito tapos sa amin, humid pa, sir. Humid. Kaya alam mo yung malagkit yung pawis. kaya nga this, sir, sa amin, nag-ano naman, nag-molds. Kaya ang hirap. Saka dito, di ba, ang linis yung floor namin, sir? Oo. Iba yes, ngayon, basta may pumapasok na dumi eh. Parang ilang beses kami magwalis, mga 6 times a day or something. Sabi ka nangyari dito? Bigla lang ganito na ano. May, dati, parang kahit na hindi ka nga nakapagwalis, parang alinis pa rin eh. Ito, hindi. Tapos ang init. Sa, ano bang kahapon, nasa news eh. Yung isang part ng somewhere, ang heat index umabot, sir, ng 60. 60 degrees. Ah, sa Aurora yan, sir. Parang Aurora? Nabasa ko yan. Grabe na, sir. Ingalan ba? Or... Oo, parang ganun. Hindi ko sabi, hindi ako familiar doon sa place. Pero nakita ko lang sa news, eh. Sabi ko, grabe. Kaya pala, sabi mo nga kay Joshua, eh. Nung lumuwas kami nun, ano, nun sa JMA7, di ba, sir? Mm-mm. Ano, grabe, sabi ko, paano pumunta rin kami nun sa Bicol tsaka Cebu? Yung mga sunset, iba eh. Sabi ko, nung bata ako, hindi ako nakakita ng ganitong sunset kaya sa farm. Ngayon magaganda yung mga sunset, baka there's something going on, di ba, sir? Yun, ano, alam yun, nang paluwas kami, sir. Cloudy lahat, tapos parang yun may egg yolk. Well, hindi siya masyadong mainit eh. Yun, nasa base kami, no? Yung parang may egg yolk sa sky, yun sun. Orange siya, pero hindi siya yung tapos, araw. Tapos giant po kinakain. Ano sabi, nga yan yung sa hanapin ko nga yun, sir, yung sinabi nyo pong sa record breaking na ano temperature. Grabe yung sun na iba, sabi ko eh umaandal lang yung ano, hindi ko nakakuha na, sabi ko ganda sana ng ano nung sunset na yun na ano sana kasiguran sir. 60 degrees, wow.
Heat index Grabe. po siya, sir. Heat index. Kawawa naman. Siya yung parang nararamdaman natin ng katawan. Which is kaya, extreme danger yun. Tapos, ang nasa na iya ay 43. Ang init. Init? Dito, sir, nun, bago kami dito sa apartment, ano eh, natutulog nga kami sa baba noon, tapos ang pag mga electric fan lang, ha? Tapos ang pagka madaling araw, pinapatay pa namin yung fan, ganun pa presko. Kaya nga si Vince, sinasabi niya dito, actually, nainitan na kami, pero sabi niya, mas ma-presko sa amin kaysa sa bahay nila. Di pa ako nakapasok kila Vince, eh. Ah, oh, yes. Pero presko po is kila Vince. Pero sabi niya, mas presko daw sa amin. Oh? Ang sabi niya. Kasi, ano siya, tuwan-tuwa dito eh. May mga puno din po kasi dun kay kila Vince eh. Kaya nga, dapat eh, no? Kaya lang. Ang maano sa inyo kasi, sir, ang maganda, maluwag yung space. Maluwag. Baka. Uh-uh. So sabi niya, oh, presko dito sa inyo. Sabi niya, no? Pero sabi ko, Vince, pero ano nga yan, mas mainit na nga ngayon. Dati talagang, ang presko talaga dati talagang antipid sa kuryente dahil sa madaling araw nga, natutulog kami sa baba. Naglalatag lang kami doon, sir. Tapos ano, pinapatay pa namin yung fan kasi giniginaw na sila Julie tsaka si Joshua. Gaano, sabi ko. Ngayon, hindi. Hindi ka pwedeng, ano, kahit na naka-fan, mainit yung buga. Pagka umulan, okay, nabasa, humid, pero yun ano, yun temperature warm. Hindi siya presko eh. Talagang ano, baka yun ano no, yun, sabi nila baka yung first part ng 2024 will be somewhat terrible na, sir. Ay, sana wag naman, sir. Oo nga eh. Parang ngayon pa lang na na-experience natin ang init ni. Hindi, What more pa kung may ganyan na terrible na oh, sir, prediction? When we were young, sabi ko kay Joshua, na-experience namin, parang ganyan, nagka-El Nino na malupit, sir. Hindi ba pula sa 16, tama? 16. Sige, kung ano yung, let's say, Josh, parang meron ka namang other answers for that. Ano yung other answer than the options? Good practices po. Ah, edi sulat mo, ABCD, lahat sila. Hindi po, except daw po eh. Ah, except. Edi no answer kapag ganun. Kasi ano. Ganun lang siya. I-ano, lagay mo na lang kapag tingin mo ay wala talagang sagot. Pero kailangan, sir, talaga, ano sabi ko, yung pa rin isa natin na goal, sana mapansin ka para magkaroon ng bill for the gifted. You know why, sir? Mm-mm. Yung isang kasabay ni Joshua, yung sa ano, sa Little Big Shots, yung mahilig na ano, sa mga geography, ganun. Oo. Every birthday kahapon, 10 na pala yung bata. So, sabi ko, happy birthday ko, kumusta na si Clyde? Mahilig ba pa siyang mag-aral? Sabi ko, no? Ay, hindi na po. Sabi niya kasi madali siya ma-board. Baka yung school na, sir. Yung ano, baka yung materials hindi angkop sa kanya. Sabi ko, ano ka? Diba, mamaya tatawagan ko nga. Dati kasi binigyan ko siya ng time. Sabi ko, turuan ko na libre nila kasi ano sila eh, no? Hindi naman sila well-to-do, sir. Mm-mm. Kaya lang, di sila nakakapagay. Sino po ito, sir, yung sa Little, sa Little Big Shot nakasabay ni Josh. Oo. Mm-hmm. Eh tinatanong dati, sabi ko sige turuan ko siya, wala daw silang pambayad. Mm-hmm. Sige, sabi ko turuan ko lang siya free pero yun ganitong time, ganito. Mm-hmm. Pero kung yun pa yung ko, available niya. Kasi masikip na yung ticket namin. Sabi ko ano, eh di sila nagko-comply. Sabi ko, free na tapos na ano, ayaw pa nila. Sabi ko ano. Mm-hmm. O sabi ko, ano na ako, in the following month, una, mga ilan sessions, okay. Tapos, ano,
Eh, yun, parang hindi na siya natututukan ng ano din, mami. Kasi dati, walang work yung mami, natututukan. Eh, ngayon, dahil nagkakapatid na, kailangan niya mag-work. Kaya, ganun sabi ko, naka, ano pa rin, Imagine baka, mo din sir no kung magkakaroon ng bill na ganyan, hindi lang naman kasi si Josh talaga may kinabang. Maboboy talaga kung ano, maboboy, parang yung nag-sit-in nga sa sorry, mga binibigyan niya rin pinatesa sa math. Tinuturo ko sa mga, yung mga tinuturo ko, 7 or 8 year old, tinuturo ko na yung pang grade 10 nila. Okay. Hindi naman gift. Magaling ni mga tinuturuan, kaya lang naturuan sila pero hindi naman sila gifted. So, napakadali ng material. Paano mong iaano kay Joshua yun? Tsaka yung mga ano, magtuturo, hindi naman not to slight them. Pero, kanyari, paano natuturuan si Joshua Kim? Eh, hindi naman major nila Kim. Diba, sir? Diba sabi ko nga Tama sa inyo, naman po, parang sir. Ano TSU. talaga yan? Ang tawag natin nga dyan ay may subject matter expert. Yun Oo. talaga dapat. Ano, parang sa TSU dito, okay, ano lang na libre si Joshua. Yung pala, we found out sa isa na yung teacher, biro yung engineer siya, pinapaturo sa kanya, pati physics, saka chem. Physics, chem, oo. Tsaka ano pa ba? Meron pang isa eh. Math. Calculus yata, sir. Math, oo, calculus. Oh. So, dapat sa kanya, in expertise in engineering. Tuturo niya. Yan po yung nagkaroon pa ng COVID, sir, di ba? Oh, yes, sir. Yung palang ano, kaya pala lamang yun pisay sa mga ibang high school kasi doon, ano, sorry, no? Kung anong expertise sila. At saka, Yes, sir. at Yun least yung maganda naman sa may, Pisay. oh, at least may masters. Ang sabi sa akin kasi nun, nagre-recruit dati kay Josh, ano eh, at least yung mga sa Pisay, at least meron silang master's degree doon sa field na yon. Masters or may, sabi niya dito, yung mga nagtuturo sa mga Pisay na schools, meron at least master's degree or doctorate sa field na tinuturo nila. Kaya pala sabi ko lamang yun. Okay, are you done, Josh? Mukhang ayan, patapos pa lang po siya, sir. Okay, malawa. Malawa sagot. Malawa. Ano, iba-iba yung mga teaching style sa mga teachers, eh, sir. Pero sa akin, yung, ano, maganda yung, ano, yung style nyo, eh. Para, actually, parang similar tayo po, eh. Yung concept muna before yung competition, eh, na. Oh, sir. Ano yun, parang ang pattern kasi sir ay mahirap naman dumiretso sa computation agad ng hindi alam. Josh, number 10. Kasi dapat yun, sabi Yan na nga, lang yung wala mong answer. kailangan mo, ano, yun, why? Hindi Correct. lang pagsasolve. Mas ano kasi sir, parang kung alam mo yung kayong pinaka-concept, even meron ka ng suggested solution, you can have a work around other than that. Yes, Eh, yes. doon po nag-i-start ang ano, ang development, 'di ba? Hindi naman Kaya, yung ibabox mo yung alam mo lang eh, na parang kunwari ito lang yung sinasabi ng mga books. Research and development doesn't work that way. Kaya nga ang gusto kong i-impart kay Josh ay ituturo ko sa yung mga basics and yung mga common knowledge and established knowledge today para kung ano yung makikita mong mga loopholes doon or pwedeng ma-improve, doon tayo ngayon mag-work out. Kasi hindi naman siya forever na, I mean, yung established knowledge, yun na siya.
Pero once umaangat ka kasi, tumataas ka, meron at meron kang makikitang parang, ah, there's a room for improvement for this area. Yes, No? yes. Kasi hindi pa to naaaral. Let's see, punta ka lang sa body natin ni, eh. Ang dami pang hindi na e-explore dyan. Like, kunwari, meron kang isang substance na hindi pa na-discover yung pinaka-pathway, etc. O kaya hindi pa natin fully understood yung, let's say, ano ba ang role ng ganitong cell organelle, no? Sa development ng cancer. Something like that. Alam natin na may, let's say, kunwari may organelle ka talaga na ganito, yung mga kinetochores, o kaya yung makikita mo yan talaga. Pero hindi natin fully understood ano ba yung role niya, let's say, sa cell division at paano nangyayari yon, etc. Kaya nga, so, sir. Something like that. Kaya yung sabi ko nga, sir, seryoso, sinasabi niya, dapat may ganito. Sabi ko, ikaw. Naisip mo, ikaw na. Kaya nga, pinapaaral ka namin, ikaw na. Tapos, we don't have the youth in years. Kung patapa kami, ikaw. Naisip mo pala yon, ikaw na, sabi namin. Kinasabi ko sa kanya, huwag mo na antayin yung iba. Ikaw, naisip mo yon, then when you reach that level that you can actually do and improve on those, ikaw gumawa nun. Ika, no? Okay, so mukhang pwede na natin to checkan para we can move on din sa test for natin, Josh. So, for number 1 to 3, yeah, for number 1 to 3, we have the given are precipitates, no? Or parang scenario siya. So, and then you just need to identify what type of water is that. So, number 1, calcium hydroxide. So, ang calcium hydroxide, it doesn't contain explicitly the water na formula, no? Pero once we decompose calcium hydroxide, anong mabubuo, Josh? Pag na-decompose pa yung calcium hydroxide. Kunwari yan, initin mo siya. At high temperature, let's say 300 to 400 degrees Celsius. Magiging calcium oxide mo. Ayan, lime, no? At saka? Saka water mo. Ayun, may byproduct na water. So kapag ganyan, ano siya? Water of crystallization, water of constitution, or non-essential water? Non-essential. Ano po siya? Of constitution. Water of constitution. Very good. So this is correct. So ayan, di ba? Ang water of constitution, hindi nakasulat explicitly yung formula ni water. Ah, kailangan kong i-correct. Yeah, ano mamaya. Okay, wait lang just siya very fast. Asa na yun? Okay. So, ang water of constitution, like what I mentioned, hindi siya explicitly nakasulat dun sa ating formula. Then, next, annotate natin. So, sa letter number 2, we had here, we have an example here na water adsorb input samples. So, automatic, kapag ganyan, no, physical lang naman yung ano attachment ni water, what is that? Water adsorb input samples. Water adsorb input samples? Adsorb po. Adsorb water. And anong type yan ng water? Adsorb water? Adsorb water. Essential, non-essential. Non-essential. Kaya letter C yan. And then, sa letter number 3, madali ito, no? Copper sulfate pentahydrate. So, we can see the formula of water there. So, anong type yan ng water? Water of? Yan, nandito mismo yung formula, Josh. Water, water. Of crystallization. Very good. So, next, punta tayo ngayon sa ating 4 to 6. So, automatic, alam natin, like, ang silver iodide ay kamag-anak nila silver chloride and silver bromide. Naalala mo, Josh, kung anong type ng colloid si silver chloride pag colloidal particle siya? Suspensoid or emulsoid? Si silver chloride. Suspensoid or emulsoid? Ano ba siya?
ano, lyophobic ba siya or lyophilic? Lyophobic. Tingin. Very good, lyophobic. So, automatic suspensoid ang silver iodide. Unahin ko yung si silver iodide, ha? So, ang ibig sabihin nun, kung suspensoid siya, Josh, pag nag-agglomerate siya or nag-coagulate, anong mabubuo mo? Curdy or gelatinous? Curdy. Which is, sasabi ko na yon, correct. So, curdy precipitates will form, are formed when suspensoids are coagulated. So, punta tayo kay ferric hydroxide. Of course, by nature, no, or by experience, alam mo, si ferric hydroxide, ay anong type ng precipitate? Ferric hydroxide, gelatinous. Okay, alam mo yun. So, automatic, si ferric hydroxide, nung collate pa lang siya, emulsoid naman siya. Of course, si strontium sulfate naman ay isang crystalline precipitate kasi may crystal or crystallate structure si strontium sulfate na pag dumaan siya sa pagiging colloidal particle, crystalline na kagad yung straight form niya. Okay? So, let's proceed with number 7. So, sa number 7, which of the following situations, number 7, which of the following situations, do you have a copy of your problem set, Josh? Abo. It should be ano, yun muna yung nakikita mo, mag-alt tab ka na lang, no? Para lang alam natin pag nagdi-discuss ako. Okay, which of the following situations will give a positive error? So, positive error dapat yung ibibigay, ha? Letter A, spilling of sample solution in a volumetric or titrometric method. Ano yan? Tingin mo. Positive or negative error? Pag nakatapon ka. Nakatapon, negative. Okay, negative. Kasi mababawasan yung sample mo, no? So, out na kagad si A. It's not a positive error. Next, letter C muna tayo. Lower meniscus is read in measuring volume of mercury. Letter C. Measuring, a lower meniscus is read in measuring volume of mercury. Ano dapat ang binabasa kapag mercury ang nakalagay sa isang volumetric flask? Yes, Josh? Mercury ang nakalagay mo. Upper meniscus. Kapag binasa mo ang lower meniscus, correct, mercury yan eh. Pag binasa mo yung lower meniscus ni mercury, anong makukuha mong results? Less mo. Less, so negative error din siya. Then finally, we're down with B and D. So, ayan. May tanong ako sa'yo, Josh. Barium chloride, ang gusto mong precipitate sa letter B. Silver nitrate naman, barium sulfate ang gusto mong precipitate sa letter B. Tapos sa letter D naman, AgCl yung gusto mo. I have a question, Josh. Ano ang molecular mass ni barium sulfate? Yun muna tayo. Para masagot to. Sige nga, anong molecular mass ni barium sulfate? Molecular mass ni barium sulfate. I don't know. Sige, search mo na lang. Pakikuha lahat ng ano na to, molar masses. AgCl 197 yata to, tsaka AgNO3. 233.38 po si barium sulfate. 233? Oo. Okay na yan. Si barium chloride, roughly lang pa naman tayo dito eh. AgCl. Ilan? 147, 197? 147. Ay, 143 po. Ah, 143. Okay. Si barium, barium chloride, BaCl2. 208.23. 208. Okay. Si AgNO3. 169.87. 169.87. Okay. 169. Okay na yan. Or 170.
Okay, ngayon ito yung tanong ko, Josh. Ang tanong, which one will give you a positive error? So ibig sabihin mas mataas no yung ibibigay niya na result. Okay. Ngayon, ang gusto mo dito sa letter B, si barium sulfate. Ano yung barium sulfate mo? Molar mass siya. Ita, pero ang problema mo sa letter B, nag-adsorb siya ng barium chloride or merong, let's say, may natrap na barium chloride dun sa precipitate. So, anong ine-expect mong mass? Mas magaan or mas mababa? Kasi instead na barium sulfate yung nabuo mo, sumingit yung barium chloride mo. Ngayon, tignan mo ngayon yung molar masses sa letter B. Tingin mo, ano kaya ang maano mo? Positive or negative error? Positive or... Supposed to be barium sulfate ang nakukuha mo. Pero may barium chloride kang sumingit. Hindi ba po ano yun? Ano ba? Occlusion? Kunwari, natrap lang din si barium chloride dun sa mismong rapidly growing crystal ni barium sulfate. So ano dapat siya? Gagaan or bibigat? Supposed to be barium sulfate yan, pero naging barium chloride siya. So anong ine-expect mong mas? Mas magaan or mas mabigat? Mas magaan. Ay, mas mabigat. May nag-ano. Bakit mabigat? Eh, barium chloride ang pumalit instead na barium sulfate siya originally. So mas magaan. So negative ano. Bakit error. Mas magaan siya? Hindi Can ako you explain? Barium ano. Ah, wait. Mas mabigat pala yung barium sulfate. Ang target precipitate mo ay si barium sulfate. Pero upon precipitating barium sulfate, you also have barium chloride. So ngayon, anong ina-expect mo? Is that a positive error or a negative error? Should be what? Negative error? Very good. It's still a negative error. Bakit negative ito? Kasi supposed to be ganito siya ang mangyayari dapat, Josh. Supposed to be pure barium sulfate yung mapreprecipitate mo. E 233 grams per mole ang molar mass niyan. Ngayon, may sumingit na barium chloride na supposed to be barium sulfate nga. E 208 lang siya. So anong ine-expect mong magiging mass? 208 grams per mole. Eh. Gagaan ngayon yung mass. So lower mass ang makukuha natin. A negative error will be a negative error will happen. So, ito, mamaya natin balikan kung ano yung tamang sagot, ha. Sa letter D naman, Josh, ano yung target precipitate mo? What's your target precipitate, Josh? Sa letter D. Yes, Josh? Target precipitate for letter B, AgCl. AgCl. Pero, instead na purong AgCl lang yung mapreprecipitate mo, may sumama nga yung AgNO3 na adsorb siya. Na ang molar mass ng AgNO3 ay 169.87. Na supposed to be, Josh, dapat ang precipitate mo ay AgCl lang. At ano yung mass ng AgCl? 143. So ano mabubuo mong precipitate dito? Mas mataas na mass or mas mababang mass? Sige, check mo yung mga molar masses nila. Kasi doon ka magkaka-idea kung ano yung sagot. Kung positive error ba siya or negative error. Positive error or negative error. Ang AgCl mo, 143 lang siya. Tapos, nung nagkaroon ng AgNO3, 169.87 yung molar mass siya. So, anong ina-expect mong mass? Mas mababa or mas mataas? Mas mabigat si AgNO3. So, dapat mas mataas. Correct. So, ito ang positive error. So, dapat, anong sagot, Josh? Ano ba yung tanong? Which one will give you a positive error? So, si dapat... AGCL? Ha? Si yung AgNO3 contaminated. Correct. Letter D ang sagot dito. Hindi letter B. Okay, ayan. Na-discuss natin si 7 ng matino. So, number 8. Which of the following is not a solution? Tama ba ako? Yun yung tanong.
not a solution. Which of the following is a solution lang? Madali lang to. Bronze, blood, paint, ruby. So, bronze is what? Solution. Okay. So, yan na kagad yung sagot. 8A. Okay. So, ang blood, paint, and ruby, lahat sila ay ano, Josh? Solid. Oh, good. Minsan pa nga ang paint ay nagiging suspension. Lalo na kapag nagpe-precipitate yung mga colorant mo o kaya yung salts mo no, sa pintura. Number 9, what type of gravimetric analysis was done during the determination of percent sodium carbonate reacting with sulfuric acid? So, ano kaya ito? Precipitation, volatilization, electrogravimetry, or gravimetric titrimetry. So, this is number 9. Na-discuss natin ito. Oh, Josh, anong mangyayari kapag ni-react mo si sodium carbonate sa sulfuric acid? Titration po dapat. Titration? Wala kang titration dito. Ado may... may gravimetric titrimetry. Paano mo i-define mo nga ulit yung gravimetric titrimetry? Sa gravimetric titrimetry. Ang gravimetric titrimetry, Josh, magiging gravimetric titrimetry lang siya kapag may precipitate kang nabubuo dun sa reaction. Sige nga, sulat mo yung reaction between sodium carbonate and sulfuric acid. Sulat. Sulat mo. Ano yung reaction ng ano, sodium carbonate and sulfuric acid? Okay. Asa na yung ano mo, reaction mo between sodium carbonate and sulfuric acid, Josh? Okay, I'll be waiting para maano mo makapag-decide ka kung tama or mali yung sagot mo sa 9. Sige, sulat. Sulfuric acid and sodium carbonate. Tama ka naman, no? Pwede talaga tayo mag-titration dyan. Kaso lang, specific yung titration na binigay. Gravimetric titrimetry. Wala kang option na volumetric titrimetry. Ang options lang ay precipitation gravimetry, volatilization gravimetry. Ayan nga ang tanong, what type of gravimetric analysis? Electrogravimetry and gravimetric titrimetry. So, technically, tama ka. Pwede yan sa titration. Kaso lang, wala kang volumetric titrimetry, gravimetric titrimetry yung binigay. Oh, go ahead. What are the products? Okay, sodium sulfate. Ayan, o diba? Meron bang magpe-precipitate dyan? Opo, si CO2. Hindi siya magpe-precipitate. Magpe-precipitate po siya at the bottom. No. Hindi siya mag-precipitate, pero alam mo, magiging gas siya. Right? Opo. Saka si water nga gas din. Kasi yan ako si water po, mag-precipitate.
No. Magiging ice to. excuse me. So technically, sa sodium sulfate ay soluble. So hindi siya. So wala kang gravimetric titrimetry dyan. So mali ang D. Because you don't have a precipitate there. No, kung titrimetry lang naman yung nakalagay, Josh, pwede yun, pwede mong ilaban yun. Pero nakalagay din kasi sa problem, sa option, gravimetric titrimetry. When you have gravimetric titrimetry or if you will perform gravimetric titrimetry, you should have a precipitate in your reaction during titration. And you don't have for that specific example. And malinaw dun sa question, what type of gravimetric analysis? So, X na kagad si D, no? Kasi nga, kailangan mo ng precipitate, no? So, electrochem ba siya? Electrogravimetry ba? May electrodeposition bang nangyayari? Wala rin. Kasi wala kang precipitate eh. So, it boils down to two. Precipitation gravimetry or volatilization gravimetry. So, sino talaga ang tamang sagot dyan? May precipitate ka bang nabubuo? So, out na rin yung A kasi you don't have precipitate. So, precipitation gravimetry is not the correct answer. Instead, it's letter B. Volatilization gravimetry. Dahil may carbon dioxide, may carbon dioxide kang nabubuo. So, ang answer dito ay letter B. Okay? Let's now move on with number 10. Sige nga, Josh, basahin mo yung 10. Number 10. Number 10, Josh, what's your answer? I read first. Number 10. Hala, kailangan kong intindihin yung problem, ha? Sige, go ahead. Number 10. Oh, basa. Sige, I'll wait for you. Basahin mo yung number 10. Okay. Yes, Josh, number 10. Number 10, ha? Number 10. Dun sa ano natin, what do you call this sa ating problem set? Go ahead, Josh. Yo, muna saan na? Ayun, number 10. Si, ano nga po, what is true about gravimetric analysis itself? All of the following are true about gravimetric analysis except letter A. Sige, basa. Yes, Josh. Letter A, sufficiently complete. The separation of rocks should be sufficiently complete. Okay, true or false yan? True. And then false. Why? Mm, anong false dyan sa statement? Hindi ba po kailangan na kailangan po na 0.1 mg? That is the condition. Ano yan? For gravimetric analysis. For gravimetric analysis to be successful, dapat 0.1 milligram or less na lang ang major for a major constituent. 0.1 milligram is how many grams, Josh? 0.001, right? Tama ba? Tama. 0.1 milligram. Tama ba ako? 0.1 milligram, 0.001, o 0.0001. Ayan, nalito din ako. Times 0.1234, 0.00001. 0.0001. Correct, di ba? 1 times 10 to the negative 4 pa nga. Eh. So, ibig sabihin, ang liit nun for a major constituent of a macro sample
That is a successful gravimetric analysis. So ang letter A mo ay true. Okay, all of the following are true except so si A ay tama. So mali ka kagad dito. Oh, basa letter B. Letter B, basa. Sige, go ahead. Letter B. Moisture analysis done so that the composition of the sample does not depend on the relative type of soil. Tama ba yan? Yes. Okay, true yan. Correct. So, ginagawa natin yung moisture analysis. Yan nga ang usual first step, eh, no? Mag-moisture analysis ka muna bago ka gumawa ng gravimetric method. Actually, moisture analysis muna talaga bago yung other chemical methods, no, of analysis. So that hindi nga depende yung analyte concentration mo dun sa humidity and temperature during the time of your analysis. So, letter B is true. Letter C, homogeneous nucleation is very ideal for gravimetric analysis. True or false? So, ano nga ulit muna yung nucleation? Na-define natin to last time eh. What is nucleation again, Josh? Nucleation is when they form nuclei. Which is ang nuclei is minimum number of atoms, fluctuating atoms, ay magdidikit-dikit, no? To form a stable solid. So, you'll have a nuclei. Then, from a nuclei, it will grow, magiging colloidal particle. After colloidal particle, it will now be a suspension, no? Or a large particle, and now for you to settle it out, no? Magiging precipitate siya. So, anong gusto mo ngayon? Eh, may dalawa tayong types ng nucleation, homogeneous and heterogeneous. So, differentiate mo nga muna yun. When you say homogeneous nucleation, ano meaning nun, Josh? Homogeneous nucleation. What is that? Tsaka heterogeneous nucleation. Sige, go ahead, Josh. Ano yung homogeneous and heterogeneous nucleation? Because the fluctuations in yung ion. Yun yung sa homogeneous. Ang ibig sabihin ng homogeneous nucleation, Josh, yung mga mismong ions mo na mag-perform ng precipitate, let's say, Ag plus pa lang, NCl minus, mag-fluctuate sila, tapos pag nagbungguan, Ag plus NCl minus, ayun, magdidikit sila. Until you form a nuclei, that is homogeneous nucleation. You don't need to have any other solid, no? Para mabuo yung nuclei mo or magcoalesce yung mga ions, atoms, or molecules mo. Paano naman pag heterogeneous na nucleation? Can you explain, Josh? How is heterogeneous nucleation happens? Paano naman pag heterogeneous nucleation? Kailangan po may some sort of ano. Kailangan po na parang seed. Yun, parang ka may seed of crystal, no? Parang seed of crystallization. So may nuclei ka muna na parang popondohan mo yung nuclei mo. Pero, kaya siya tinawag na heterogeneous, ano ba yung composition ng mismong ano mo, nuclei? Sa heterogeneous nucleation. Yes, Josh? Pag heterogeneous nucleation. Paano pag heterogeneous nucleation, Josh? May foreign particle or foreign solid ka nakakapitan ng mga nuclei ay ng ions or molecules to form your nuclei. Ngayon, ito pala yung tanong ko. Sino sa dalawa yung gusto mo?
Homogeneous or heterogeneous nucleation for a gravimetric analysis? Which one do you prefer, Josh? Yes, Josh, which one do you prefer? Dapat na homogeneous po. Okay, homogeneous. Kasi nga, ayaw mo ng heterogeneous nucleation kasi masasama pa dun sa mass mo yung mismong foreign solid or foreign body dun sa mass nga ng mabubuong precipitate. So, it will contribute, pwedeng positive or negative error siya, depende kasi sa composition niya ng foreign solid, no? Kung mas mabigat or mas magaan siya dun sa precipitate mo, target precipitate. So, si letter C ay true din. So, ngayon, no choice tayo. Letter D ang tamang sagot dyan, Josh. Or read mo, Josh, then explain to me bakit mali si D. Read mo yung option D. Number 10. Sige. Option D, number 10. Then explain to me why it's wrong or siya yung false. Definite composition can be a mixture of... Kasi it should not be a mixture. Correct. Dapat it's a pure compound. Yun yung ano sabi ko sa'yo. Alam mo, sabi mo maigi. Kasi giveaway nga yung 10 eh. Tignan mo. The substance which should have a definite composition. Check yon. And should be a pure compound related to the analyte. Diba pa ulit-ulit kung sinasabi yan? Dapat pure compound siya. So number 10 is letter D. Let's proceed with number 11. Ah, madali tong 11, no? The water held on the surfaces of soil particles during a gravimetric analysis is said to be surfaces lang naman yung sinabi dito eh. So ang tamang sagot sa 11 ay of course it's letter C, no, adsorb water. Tama naman yung sagot mo. And actually nagigets din kita, no. It's also maybe A. Ang problem mo lang sa A, Josh. So C naman yung major answer mo. Ang problem mo lang sa A, hindi kasi sinabi na yung water ay naka held, no, dun sa mga inner surfaces. Dapat may inner surfaces para at least masabi mong sorb water siya. So this time, kasi nakalagay lang naman sa problem, the water held on surfaces of soil particles. So we are assuming here na yung if you have a soil particle, nandun lang siya sa labas, no? Outer surface lang siya. Pero pag in-specify, Josh, na the water is being held on the inner surfaces of your solid particle or your soil particle, that is the time we'll answer the sorb water. So letter C, adsorb water lang tayo dyan. And then let's go to number 12. Ayan, isa-isa inulit natin, no? All of the following are true about precipitation except, so number 12, ano kayang sagot dito? Sige, letter A, Josh. Sige, basa. I-decide natin kung true or false. So lahat daw ay true except ulit, so hahanapin natin yung false. Letter A. Sige, basa, Josh. 12, option A. 12, option A. Uh-huh. All of the following are true about precipitation except large particles and smaller areas exposed to contamination of smaller particles. True or false? False. Eh di dapat yan yung sagot mo. Well, bang sagot mo A? Uy, singa, sagot mo eh. Diba? Dapat yan yung sinagot mo kung siya ang false. Sige, basahin mo ulit. Intindihin mo. Large particles have smaller surface area exposed to contamination than smaller particles. True or false? Clearly false. Pag malaki ang particle, ano masasabi mo sa surface area versus sa mga fine particles?
sino ang mas malaki yung area? Yung, yung fine particles or mal or large particles? Fine particles po. Okay, so ano ba yung sinasabi ng option A? Ganun na ganun. Large particles will have smaller surface area for prone for contamination compared to smaller or finer particles. So letter A is true. So ayan, hindi siya yung possible answer. Let's now move on with letter B. Sige nga, basa B. Yes, Josh, basa ang letter B. So ano? If rate of nucleation is greater than rate of fine particle growth, then many fine particles are produced, correct? Tama po. Tama ba yan? True or false? True po. Bakit? Pag mas mataas yung rate of nucleation kaysa sa rate of particle growth, explain to me what will happen. You have a higher rate of nucleation than the rate of particle growth. Yes, Josh, what would happen? Dapat mas marami po ma-form na particles. Kasi? Dahil mataas ang rate of nucleation mo, marami kang? Marami pong mga ma-form. Pero maraming nuclei na mapoform. Pero dahil ang bagal ng particle growth mo, ano mangyayari sa particle size? Malalaki. Ah, malalaki? Hindi po sila lalaki. Ah, sorry. Hindi siya. Correct. Ngayon, anong masasabi mo sa particles mo? Large particles or fine particles? Ah, dahil hindi sila malaki, so fine particles sila. At ano masasabi mo sa dami ng particles? Few or many? Many. Many kasi mataas ang nucleation mo eh. So many fine particles are produced. Letter B is also true. So ayan, naka-escape ka sa isa pang possible na maling sagot, no? So actually, if you will notice, so ito yung maganda pag mga multiple choice, Josh. Si C and si D ay parang reverse sila, no? Kasi ayan, no? CC, low VWR, Q is high, and S is low, results in large crystals. Letter D naman, larger VWR, Q is high, leads to colloidal fine or fine particles. So mali, may mali na lang talaga na isa dyan. Bakit? Kasi pareha silang Q. Tignan mo, sinabi dito, Q is high, both C and D. So sino kaya ang mali dyan? Define mo ulit yung ano, yung VWR, Josh. What is VWR? VWR is good question. Naksin yung VWR. Oh, ano yung daw? Oh, ano yung meaning nun? Good na pangalan po. Ano kaya? Yung ano na po, yung yung ano lang po. Dapat baka ma-ano ko po sa from the equation. Concentration minus solubility over yung it ano po, it parang it says yung it says yung gano'ng kalaki po yung particles. Yeah, the von Weermann ratio. Yun yung VWR. Okay, that's the von Weermann ratio. Okay, what is your target for von Weermann ratio? Low or high? Low or high? High. Why? Ano muna ang formula ng VWR ulit? Low pala. Okay, low ang gusto mo, no? Low VWR. Ang problem, kailan magiging low ang VWR? Q is high or Q is low? S is low or S is high? Ano nga ulit yung formula sa ano? Sa VWR? VWR is equal to
Ayan. Sige, Josh, VWR is equal to what? PWR is equal to yung solubility. Okay, Q minus, no, concentration muna. Instantaneous concentration minus the solubility all over what? All over Sinong solid. naka-over? Over? Over Q or S? No, over S. Over S. Very good, no? So, ngayon, ano ang, para mapababa mo yung VWR, anong gusto mo? Q is high or Q is low? You want a low VWR. You want Q to be low. Okay, Q wants Q to be low and S to be what? High or low? Para mababa si VWR. S to be something. S to be high. Very good. S is high. Ngayon, pag ganyan, Josh, mababa si VWR. Nag-a-agree ba yan sa statement letter C? Ayan, no? Kasi ang gusto mo dito, low VWR. Eh. So, no. Puntahan mo yung statement C. Low VWR, Q... Kaya nga po, it doesn't make sense. Okay, so ang mali talaga ay si C. Dapat, ang para matama mo yung C, no? To correct the statement, low VWR means Q is low and S is high. Binaligtad kasi ngayon dito sa statement C. So, obviously, letter C is wrong. And letter D, that's correct, no? For letter D, larger VWR, Q is high, no? This will lead to colloidal or fine precipitates or particles. And we don't want that in gravimetric analysis. So, tama ka dito, letter C yan. Correct. Now, let's now proceed with number 13. Ayan. Sige nga, Josh. Sa number 13, ang sagot mo ay si letter A. Explain mo or basahin mo kung tama nga yung pagkakasunod-sunod. Sige, go ahead. Number 13A ang sagot mo. Let's ano no, analyze na kung tama nga yung ginawa mo. Okay, so ano mo? So, pa-change yan ha, magiging 1, 2, 3, 4, 5 yung ano, ang sagot mo ay si 13A, i-justify natin. So, start mo muna sa back. Weighing the sample and the moisture determination. So, sa weighing the sample and moisture determination, tama naman, no? Weigh mo yung sample. Tapos sabi ko nga, first step ay laging moisture determination. And lahat ng option mo ay 2 naman ang start. Sunod, anong susunod mong step? So, sparingly soluble salt. A conversion of the analyte to a sparingly soluble salt. Why not yung panglima? Conversion of the precipitate to a form suitable for weighing. Kasi yun lang naman, doon lang naman sila magkakatalo eh. Nung A, B, C, D, you know? 4 and 5. Bakit i-sparing the soluble salt muna? Or kaysa sa mag-precipitate ka muna? Para mag-precipitate mo muna siya. Very good. Sparing is soluble. Yun talaga mga una muna, no? So, 4. So, ang problem mo ngayon, labanan na ng A and D. So, 3 versus 1. Bakit 3 yung pinili mo? So, sino yung susunod? So, conversion of the analyte to a sparingly soluble salt. Filtering and washing of the precipitate. Okay. Bakit hindi si 1 ang una? Kasi you don't, why will you weigh the converted one? Correct. Tama nga, no? Sige, i-continue natin. So, after filtering and washing of precipitate, sino ngayon ang next step? Conversion of the precipitate will form suitable for me. Very good, no? So, sabi ko nga sa'yo, yung sparingly soluble salt mo, sometimes hindi siya yung final, yung weighing form mo or final precipitate. So, sometimes you convert it, the precipitate, to a form suitable for weighing. And then finally, sino ang last step? Sino ang last step natin, Josh? Yung ano po, weighing the converted form. Okay, weighing the converted form. So, tama. Yung sagot mo ay 13A. That is correct. So, yan yung arrangement natin.
So please remember the ano ha, simple, ganyan ang simple process ng gravimetric analysis. Kasi Josh, regardless ng sa precipitation ha, regardless kung ano man yung gusto mong i-precipitate or gawin mong analysis for gravimetric ha, gravimetric sample, ganyan yung usual pattern. Ngayon, nagbabago-bago na lang yan depende dun sa specific precipitate that you want to analyze. Okay? Then let's proceed to number 14. So 14, punta tayo sa 14. Ayan. Calculate or give me the gravimetric factor of barium chloride from barium phosphate. So, sulat mo nga dito, Josh. BaCl2 and barium phosphate. Sige. Burahin ko yung akin, ha? Erase ko na muna to. Clear my drawings lang. Ayan. Sige, Josh. Pakibigay nga sa akin yung gravimetric factor. Hindi mo need ibigay yung mga numbers. Ibigay mo lang yung parang pattern nila or the ratio. Balance lang pa yung BaCl2 from barium phosphate. So, ibig sabihin, si BaCl2 ang target mo. Si barium phosphate mo yung weight form. Yung barium po yung parang target. So, ah, barium yung target. Pero anong form ni barium ang target mo? Nilinaw dyan sa problem. Anong Ala. Form ni barium ang target mo? Di pala dapat. Hindi ka po nakita. Hindi mo sure. Ano ba sagot mo? Di po dapat. Hindi. Anong sagot mo? Di po na dapat pala. Oo, ang sagot mo dito ay B. Ala, nawala yung mga checking ko. Kasi kininear or drawing ko nga. Ala, naka, pwede ako mag-undo, di ba? Ah, ayun. Finally. So, bubura-bura lang talaga ako. So, with this, wait lang ha, asan yung eraser? Ah, naka-eraser ako. Bura, check. Erase ko lang ito. So, ang target mo kasi ay BaCl2. So, nasaan si BaCl2, Josh? Dapat ba nasa numerator or denominator? Ang target mo, BaCl2. Tapos, ang weighing form mo ay si barium phosphate. So, nasaan dapat ang barium chloride, Josh? Nasa taas or nasa baba? Taas mo. Okay. So, si BaCl2 yung nandito. Tapos, nasa baba, syempre si barium phosphate. So, anong formula? Can you give me the formula of barium phosphate, Josh? BePO4. O, kulang pa yan. BePO4. Ano yan? Anong charge ni phosphate and charge ni barium? Same ba sila? So, BePO4 lang din? Iwo ko. Uy, hindi ah. Anong charge yung phosphate? Anong oxidation state yung phosphate? PO4 2 minus. 2 minus? 3 minus, 3 minus. Okay, si barium? 2 plus. Okay, so ngayon, pag nag-exchange sila, anong formula? BA? BA again? PO4 2. BA3, PO4 2. So, ano ang multiplier natin sa taas? Do we have a multiplier here? Opo. Sa taas, ano? Times? Times what? Times, BaCl2 lang siya. Yung nasa baba mo, Ba3PO4. 2. Yes, Josh. Anong multiplier mo sa taas? Multiplier sa taas. Dapat 3 sa taas. Okay, good. And then 1 na lang dito para balance sila. And anong sinong option yan? Ang option na yan ay letter D. Like what you have mentioned, letter D dapat ang sagot dyan. And then next, we'll move on with number 15.
So 15, what is the primary adsorb layer in mixing a drop of AgNO3 and a solution of Ki? Sige nga, i-drawing mo sa akin ngayon ang mabubuong colloidal particle using the Panet-Fayansan method. Sige Josh, ayan, binigyan kita ng space. Paki-drawing ha. Ang drop mo, ang drop mo lang ay si AgNO3. Tapos may solution ka daw ng potassium iodide. Give me the colloidal electrical double layer. So ano muna mabubuong precipitate, Josh? Yung nasa core mo, sino? So AgNO3 and Ki ang pinaghalo. So drop lang ha, drop lang ni AgNO3 tapos solution ni Ki. Go ahead, Josh, para at least once we finish this one, we're good for today. Para sa next meeting natin, baka either Friday, no? Tomorrow, pwede naman tomorrow, anakin pa rin tayo para Friday natin yung organic. Friday or Saturday. Ah, pwede naman. Ano naman, te? Makakat natin siya ng properly. Eh. Sige, Josh. Paki-drawing ang Panet-Fayansan model ni nung situation. Drop lang ni AgNO3 and solution ni Ki. So sino muna ang mabubuo na precipitate? Ki. Ah, again? AgI mo. AgI, oh, yan. Tapos sino ang magiging primary adsorb layer? I. Why I? Kasi kasama, nandun po siya sa Ki, tapos nandun po siya sa lattice. Oo, siya yung madami. So, lagay mo na I minus, I minus, I minus. Tapos, sino yung secondary adsorb layer? Ayan, so may primary adsorb layer ka na. Sino ang secondary adsorb layer mo? Secondary absorb layer dapat si NO3. Tsaka ano? Tsaka? Diba? AG. Actually, si NO3 minus, medyo kasama siya sa primary adsorb layer mo. Kasi, negative pa rin naman din siya eh. Okay? So, sino yung primary, secondary adsorb layer mo? Si secondary adsorb layer mo, Josh, siya ang counter ion layer mo. Ah, ano ba? Si AG+. Ki+. AG, may onting-onting AG+, pero marami ang K+. K+, very good. Ayan. Siya ngayon yung counter-ion layer mo. Ngayon, ano yung tanong ba sa problem? Ang tanong sa problem ay, what is the primary adsorb layer in mixing a drop of AgNO3 and a solution of Ki? So we can clearly see from your illustration that the primary adsorb layer is this one. So si I minus. So meron ba tayo diyang sagot? Ang sagot ay letter D. Wow, correct. You're correct with this one. Dog din, no? Next, let's go to 16. Ito yung sinabi mong nan yung sagot. So, the following are ideal conditions for successful analytical separation except, no? So, titignan lang din natin kung sino yung false dito, no? Kasi parang lahat daw ay true or ideal condition siya for a successful analytical separation except what, no? So, sa number 16, ano kayang sagot natin? Okay. Asan yung problem nga ulit? Ayan. Add reagent slowly with effective stirring. It will result to low Q. Ano ang gusto mo nga ulit, Josh? Low or high Q? Low or high Q? High Q. Low or high Q? High Q. Gusto mo, hindi. Ano munang BWR gusto mo? Low or high? Para maging, good for precipitate. Tubo. Again, anong value ni BWR? Low or high? Dapat low Q, high S.
low Q high S para maging mababa ang BWR. Very good. So ano tong letter A, true or false? Add reagent slowly with effective stirring, it will result to low Q. Tama ba ito na ano na practice for analytical precipitation? No. No, edi yan dapat yung ano mo sagot, letter A. Eh ang sagot mo ay non. Ala. Tama ba na low Q? That's correct. Tama yon, low Q. Kasi nga gusto mo low BWR eh. Edi dapat low din yung Q, no? SS high. So tama, pero tama ba yung nakalagay na practice? Add reagent slowly with effective stirring. Pag gusto mo bang mag-precipitate, tama yan. Dahan-dahan mong i-add yung reagent tapos ini-stir mo yung solution or mixture. Is that correct? Yes or no? Yes, yes, correct. Tama ito. Tama si A. Good practice yan. Okay. Punta muna ako sa letter C. Ha? Mamaya, balikan natin si B mamaya kasi mas complicated yung ano niya. Pag mag-add ka ng complexing agent, ideal ba siya? Yes or no? Para mag-precipitate. Para mag-precipitate? Yes. Yes, correct. Di ba? Meron nga tayong example yung DMG, dimethylglyoxime. Tapos i-add mo sa nickel to form nickel dalawang dimethylglyoxime na nickel. Di ba? So, complexing agents are good precipitating agents. Bakit? Ano bang mangyayari sa S? High or low? High. High S. So, tama din si C. So, hindi rin siya yung sagot, no? Then finally, si letter D. So, si letter D, use dilute solutions. Pag dilute ang solution, anong masasabi mo sa instantaneous concentration? Siyempre, ayaw mong marami kang ions, ha? Kasi nga, gusto mo mag-precipitate siya. So, if you use dilute solutions, Josh, what will happen to your Q? Low Q or high Q? Low Q po. Very good, low Q. So, si letter D ay tama din. Di ba sinabi ko to, in-explain ko to na usually, pag nag-precipitate ka, yung mismong analyte mo, kung nasaan yung analyte rather, no? Dapat naka-dilute solution yun. Kaya dinadamihan natin yung solvent eh, dun sa analyte or sa sample mo. Pero yung precipitating agent mo, siya yung concentrated. Okay, just to make sure that the precipitation of your analyte will be favorable. You have a lot of precipitating agent, then diluted ngayon si analyte. Para pag dumating si precipitating agent, okay, uubusin niya lahat ng analyte mo dun sa dilute solution. So letter D is a really good practice then. Diluted solution for your analyte, concentrated solution for your precipitating agent. So babalik tayo ngayon kay letter B, no? Kay letter B, precipitate from hot solution. Is that correct? Yun lang muna. Or ideal ba siya? Precipitate from hot solution. Yes or no? Yes. Correct. Bakit? Bakit nga? Kasi kapag mas mainit, anong masasabi mo sa kinetic energy ng ions or molecules mo? Kasi higher temperature eh. Precipitate from hot solution. So, higher temperature siya. What can you say about the kinetic energy of your molecules or ions, Josh? High or low? High. If you have higher kinetic energy, what can you say about the speed ng mga ions mo or molecules? Ayan, ito yan. Boltzmann, actually, medyo related ito sa, actually, related talaga siya sa Maxwell-Boltzmann distribution. Pag mataas ang temperature, mataas ang kinetic energy. Pag mataas ang kinetic energy, what can you say about the speed ng molecules? Mass? Yes, Josh. Mas mabilis din. Pag mas mabilis, mapropromote ba nun yung fluctuation, Josh?
mas mapopromote ba ang fluctuation? Yes or no? Dapat. Yes. Kapag mas madaming fluctuation, mas mapopromote ba ang nucleation? Yes. Pag mas mapopromote ang nucleation, mas maganda yun for precipitation. Okay, so that statement is true. Ngayon, ito ngayon yung susunod natin. So, low S ba siya kapag hot solution? Kasi daw, since most precipitates have higher solubility at high temperature. Tama ba yun? Low S or high S ba dapat siya? Tama din yun? Tingnan mo, most precipitates have higher solubility at high temperature. So what can you say about S there? Nandun na yung sagot. S is low. Why? S high pala kasi S yung solubility. Correct. So letter B ang mali ngayon. What? Ang mali lang ni letter B. Yes, di ba? Kitang-kita. Ang mali kasi ni B, nilagay niya S is low. Eh, sinabi na nga dun sa problem, oh. Sinabi niya, most precipitate sa higher solubility, eh, di dapat high S yan. Right? So, tama yun. So, high S kayun siya. So, high S, since most precipitate sa higher solubility at higher temperature. Yan ngayon ang sagot. Letter B. 16IB. Okay? So, mali ka dito. Ayan. Diba maganda kapag iniisa-isa natin, lalo na pag mga problems like this, because we can clearly see yung correctness nung option. So let's proceed with number 17. Tsaka puro ano pa tayo ha? So for Josh, nasa lahat tayo ay puro concept pa lang. So, ayan. In the precipitation of barium sulfate, some lead sulfate may form if the reagents are contaminated with lead 2 plus ions. Anong target mo na precipitate, Josh? What's your target precipitate according sa problem? This is number 17. Ang target precipitate mo ay barium sulfate. Pero may contamination kang lead. Lead 2 plus din, no? So, ayan. So, instead na barium sulfate lang ang ma-precipitate, nagkaroon ka din ng PbSO4. Okay? So, anong type ng contamination yon? Yung 17. Anong type ng contamination yon? Is that surface adsorption? Yes or no? Surface adsorption ba yun? Yes, dapat mo. Ha? May lead sulfate kang nasama? Tapos, ang target mo may barium sulfate. Ang target mo barium sulfate lang. But eventually, since it's contaminated with lead 2 plus, lead 2 plus will be precipitated also as lead sulfate. Okay. Is that surface adsorption? Yes or no? Example ba siya ng surface adsorption, Josh? Asan siya? Ito yung mga choices mo. Surface adsorption, inclusion, occlusion, mechanical entrapment. Inclusion po dapat. Di ba po siya inclusion? Ano ulit ang definition ni occlusion? Same... Occlusion, nasama po siya. Okay, nasama siya, pero dapat nasa? Nasaan? Ang nasasama sa occlusion mo ay yung counter-ion layer, no? So, we cannot determine kung sino ang counter-ion dito sa barium sulfate, eh. Pero, ang pinakatamang sagot kasi dito, Josh, ay... si inclusion. Because lead 2 plus and barium 2 plus, they have the same charge yan sila na 2 plus, and almost the same size. Ngayon, inclusion ang tamang sagot dito. This is letter B din. So, dapat ang 17 ay B. So, mali ka din dito, no? So, mali yung occlusion mo, Josh, kasi ang occlusion ay nasasama yung ion or natatrap yung ion sa counter ion layer mo in the fast growing crystal, no? So hindi naman natin alam kung sino yung secondary adsorb layer mo dito, either barium 2 plus yan or sulfate ion, no? Depende dun sa pagkaka-form ng solution. Okay, so pero sure tayo inclusion yan kasi instead na si barium sulfate lang, meron ka pang na
precipitate na lead sulfate. Okay. Let's proceed to number 18. So, 18 naman kaya. Ano kaya tong 18? So, can you, ano, read, Josh? 18? Sige. And the magnesium oxalate can interfere calcium determination using oxalate precipitation. True. Because of course, when that mechanical entrapment or ano, ano ba? Or post precipitation. So, to answer this, babalik ako sa tanong sa taas. May tanong ako, Josh. Para maging inclusion, sabay ba dapat nagpre-precipitate si barium sulfate at lead sulfate? Yes or no? Opo. Inclusion yon. Ngayon, babalik ako ngayon sa tanong. Pag determination ng oxalate ay ng calcium using oxalate precipitation, sinong unang nabubuong precipitate? Anong target precipitate mo? Calcium determination using oxalate precipitation. So, anong target precipitate mo, Josh? So, dapat ang mabubuo ay? Mabubuo si, ano ba, si calcium oxalate. Dapat mabubuo si calcium oxalate. Yun nga lang, pag contaminated ang sample mo ng magnesium, kasabay niya bang nabubuo yung calcium oxalate? Yes or no? Kasi kapag kasabay, ang inclusion ang tawag dyan. Apparently, hindi. Hindi yan sinasabay, Josh. So ngayon, nabubuo immediately after. Kapag naubos yung calcium ions mo, let's say nag-precipitate na lahat si calcium, naging calcium oxalate na sila. That is the time yung excess oxalate mo will form a precipitate kay magnesium. Nangyayari ito kapag medyo malaki yung difference ng KSP ng dalawang oxalate precipitates, no? Or ng dalawang precipitates in a general sense. We can denote here that calcium oxalate and magnesium oxalate will both precipitate. However, they will not be precipitating at the same time. So let number 18 is D. And actually, ito yung example natin dun sa ating problem or dun sa discussion rather. So, 18, go. Okay. Let's proceed to 19. Or last two items tayo. Ayan. Puro ano pa rin. Puro BWR. Kasi sabi ko sa'yo, ang BWR ay favorite concept when it comes to gravimetrics. Sige nga, basahin mo yung sa ano, 19 pala muna. Go ahead, Josh, 19. Yeah, what are the advantages in using or in employing homogeneous precipitation? So ano nga muna ulit yung homogeneous precipitation? Siya yung parang ano lang siya, yung ano lang po siya, yung just by fluctuations. Hindi siya homogeneous precipitation. When you say homogeneous precipitation, ganito yun, Josh. Yung precipitating agent mo, hindi mo siya ina-add directly. No? The precipitating agent is not added directly. Kunwari, ah, pag AgCl ang gusto mong i-produce, di ba? Kung may sodium chloride ka or may chloride solution ka, chloride yung sample mo or chloride yung analyte mo, directly mag-add ka ng AgNO3 kasi mabubuo mo AgCl. Tapos, so, ngayon, ano nga ito? Kapag ganyan, Josh, pag homogeneous precipitation, hindi. Ang kailangan mong gawin ay, wait lang, very fast lang, Josh. Ayun, so go, homogeneous precipitation, Josh, is yung precipitating agent mo, hindi mo siya directly ina-add. Instead, ganito yung nangyayari. Mag-a-add ka ng reagent, tapos yung reagent mo nagre-react slowly, tapos yung product nun ay magiging
yung product nun magiging precipitating agent mo. That is homogeneous precipitation. Ngayon, ang tanong kasi dito, why do we employ, no, or ano ba ang mga advantages for employing homogeneous precipitation? Okay? So, i-check natin kung ano ba yung pinakatamang sagot dito, no? So, 19. What is the advantages for employing homogeneous precipitation, or why do we do that? Okay? So, sa letter B talaga inuna ko, no? Precipitant appears immediately throughout the precipitation process. So, of course, letter B is wrong. Kasi yung precipitate mo, precipitating agent mo or precipitant mo, later pa siya mabubuo. Kasi nga, dapat slowly added yung reagent, tapos eventually yung reagent mo, it will form the precipitating agent, tapos dun pa lang mabubuo si precipitate. So, mali si letter B. Letter C, it results to smaller, less contaminated particle. So, of course, mali din si C dahil hindi naman smaller ang nabubuong particles kapag homogeneous, no? So, ang nabubuo ay larger particles. Kasi nga, yun yung gusto mo. Napapababa natin yung low, yung VWR. Then, letter D, we can actually use chelating agents as precipitant. If you will recall, di ba, nag-a-add tayo ng dimethyl glyoxime kasi yung biacetyl, siya yung nagiging precipitating agent, or mali pala ako, no? Yung biacetyl and hydroxylamine, siya yung minimix natin together to form a dimethyl glyoxime na eventually magiging precipitating agent ni nickel. So, letter D is also correct. So, letter A ang mali dyan. Because keeps BWR low by keeping Q low. So, ang tamang sagot po dyan ay keeps... Oy, lahat to adba... Ah, tama nga. Siya ang advantage, no? So, siya ang correct lang eh. Siya lang ang true. The rest are false eh. So, keeps BWR low by keeping Q low. So, letter A ang tamang sagot sa 19. 19A, correct. Tama ka naman dito, no? So, sometimes D, tama naman din yun, no? Kasi may mga chelating agents, Josh, na instead of promoting precipitation, baka ma-promote nila ay solubility or solubilization or dissolution. Yun yung mas tamang term, no? So, letter number 20. Finally, number 20. All of the following procedures are true except... Sige, go ahead, Josh. Ayan, sama-sama to about gravimetric analysis. Read the statement and then decide kung true or false. Sige, basahin mo, Josh. So, yung... effective shearing can result in lower Q, applying low pH. Letter A. Effective steering can result to lower Q. Okay. True or false? True. Very good. Nasabi natin yung kanina eh. Effective steering, low Q. Good. How about letter B? Employing low pH for the determination of calcium in calcium oxalate can result to low Q, high S. True or false? Ideal ba yung low Q, high S? Yun muna. Yes. Oh, yun nga eh, para mababa yung VWR mo. Yes. Kaya ba nating ma-determine si calcium sa calcium oxalate? That's also true kasi na-determine nga natin ang calcium sa oxalate precipitation eh. Ngayon, ang tanong dito, ano yung pH na ine-employ natin? Low or high pH? Ngayon, titingnan mo yung chemistry behind that. Ano kayang gusto mo na i-precipitate si calcium oxalate? Low pH or high pH, Josh? Naging ano po siya? Low pH dapat. Why? Tingin mo? Para mas na... hindi ba po pwede yung high... Pwede rin high pH po ba? Bakit kaya tingin mo low pH?
Pwede naman din, di ba po pwede naman din po na high pH para ma-clear out din po yung mga. Pag high pH mo siya, mas atingin mo ano kaya? Sige, go ahead, Josh. Ano kaya tingin mong ideal? Low pH or high pH? Kasi hindi mo sila pwede both. Hindi, oh, meron kang ano dyan. Kasi kapag, tignan mo, kapag high pH, anong madami? Para mabigyan kita ng idea. Oh, see, babalik ako. Anong definition ulit ng pH? The concentration of negative log, concentration of H plus, correct? Yes. So, if you have low pH, ano meaning nun? Mataas si? Mataas si H. H plus, very good. Sino mababa? Sino mababa? Si OH. Pag mataas ang pH, sino mababa ulit? Sino mababa ulit? Mataas ang pH. Si H. Sino mataas ngayon ang concentration? OH minus po. OH minus. Ano ang analyte mo? Anong analyte mo, Josh? Okay. Ah, wait. Sino ba? Sa letter C. Letter C, si dimethyl glycol. Ha? Hindi. 20 tayo. 20. Dimethyl glycosan po yung ano, C. Ay, sorry. Letter 20. 20 letter B pala. 20 letter B. Oxalate. Oo. Calcium. Ang ano mo, ang analyte. Determination of calcium eh. So kapag madami kang hydroxide, ano mangyayari, Josh? Magpre-precipitate si... Mag-i-interfere. Mag-i-interfere sino? C2O4. Okay. Calcium hydroxide at calcium oxalate ang mabubuo mo. Ayaw mo noon kasi nga, magkaka-calcium hydroxide ka. Eh gusto mo nga, calcium oxalate lang ang mabubuo. Okay, so with that, hindi ideal mag-precipitate at high pH. Okay? So low pH dapat talaga siya. So mali din si B. How about letter D muna tayo? Ideal ba yung D? Kasi all of the following procedures are true except, hala! Ah, tama, true. True nga si B. Dapat low pH tayo nag-precipitate. Si letter D? Si letter D. You think concentrated. Ay, 20D. Think concentrated. It's a lower Q. Ano bang gusto natin? Concentrated or diluted? Diluted mo. Diluted, para lower Q. Okay? So, ibig sabihin, mali si D. Okay? Then, let's go back sa C. So, mali si D, ha? Possible answer si D. Si letter C naman kaya tayo. Aha. Using dimethyl dioxime as precipitant or precipitating agent, it will result to a higher S. So, that is correct. Diba? Pag may complexing agent ka nga, higher S ang nabubuo. So, ang mali nating sagot ay letter D talaga. So, yun lang. Kitang-kita actually yung sagot dyan eh. Kasi nga, na-establish natin a while ago that diluted solutions will give you a lower Q. So, letter D ang tamang sagot. Ayun, tama mo rin naman siya. So, we have how many points here? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 out of 20. This is still good, no?
Kasi nakakalito yung mga okay lang yan, yung gravimetric methods concept ay nakakalito siya. So, test 3 mo ay check ko nga dito kung nandito yung ano natin. Baka nandito naman yung ano mo. Ay, hindi. Ang inopen ko ay ano yung automatic ng sa safety 2A. Tama ba ako? Yeah, oo. Si Mel Bersocal dito ang nakaano ko dito. So, tama. Note ko na lang, Joshua score. So, test 1, test 2. Ang test 3 mo ay 13 out of 20. Ayan. So pwedeng tomorrow siya, Josh, or sa Friday natin. So, parang nasabi ko na kasi mag-organic. Pwede. Organic, balik na lang tayo organic bukas, no? Sa isang session lang alat natin for this week sa Anachem. Kasi last week, nakapag two sessions yata tayo ng Anachem, no? So, tomorrow, organic naman tayo. Babalikan natin yung alkane. So, babalikan na lang natin ulit yung 4, which are calculations already, next week na. Okay? So, sa Thursday and Friday, we'll have organic chemistry. Okay, I think we're good for today, Josh. I'll just... you can, ano ha? You can save this file already. Okay, wala naman akong sinishare. Aha, close ko lang. We're good for tonight, Joshua, and I'll see you tomorrow, ha? I'll update you if I can meet you by 6 p.m. Okay? Abo. Okay, sige. See you. Enjoy the rest of the night, Josh. See you tomorrow, hopefully. See you po. Sige. Thank you then. Bye-bye po.